Hi guys, good afternoon. Today, magluluto tayo ng isa sa paboritong pagkain ng mga Pinoy. Ito ang Lumpiang TOGE na may mga iba't ibang kasama siyang gulay, guys. Ito ang healthy food na paborito rin namin kainin mag-anak. Kaya naman guys, narito ang ating mga sangkap. 5 pirasong bawang, yung maliliit lang. 1 pirasong sibuyas, guys, na hiniwahan na natin. 1 pirasong carrots, hiniwahan na rin natin. 1 pirasong kamote. Ako kasi, guys, naglalagyan ako ng kamote. Isa siya sa nagpapalasa ng kamote. At yung ating pinakabida sa ating lumpia ang toge. At ang ating cabbage. Pampalasa, pampaamoy ang ating kimchi at ang ating salad. Guys, umpisahan na natin magluto. Una guys, painitin natin ang kawali bago natin ilagay ang 2 kutsarang mantika. Hintayin natin itong uminit. I-check natin ito sa pamamagitan ng ating palad, guys. Pag mainit na ito, saka natin ilagay ang bawang. Ayan na. Medyo mainit na yan, guys. Kaya ilalagay na natin ang bawang. Hinahin natin yung bawang, guys. Kasi mas masarap kung medyo brown yung bawang na malalasahan mo na parang may lasang bawang dun sa kinakain mo. Saka mailagay ang sibuyas. Konting gisa-gisa lang guys. Huwag natin i-overcook yung sibuyas at yung bawang kasi mapait na siya pagka nasunog siya. Kalimutan ko palang sabihin kanina guys, meron pala tayong kaunting giniling. Baboy yung ginamit ko dito. Yung liyempo, baboy. Para maganda yung pagkalaman niya guys. Pag nakita na natin medyo nagbabrown, ihulog na natin ang ating kaunting giniling. Haluin natin ng konti para lumasa yung sibuyas at bawang dun sa giniling. Lagyan natin ng konting asin yung giniling guys. Para sa asin sa giniling pala sa karne may lasa na siya maalat na malalasahan. At isunod na rin natin dito yung paminta sa lahat. Tablespoon. Unti-unti lang guys yung lagay natin yung asin. Dahil paano yan pag sobra agad. Ibig sabihin, dun lang siya mag-aalat sa ating giniling. Mamaya guys, lalagyan din natin yung ating gulay. Kaya alam natin itong mag-brown ng konti. Hindi siya gaano matilamsik guys kasi yung baboy niya is malaman talaga yung pinili ko. Kasi pag may taba yung baboy, pag ginisa ng ganyan, magtatalsikan lang siya guys. At pati yung mantika ng baboy, masyadong dadagdag yung mantika dun sa gulay. At hindi yung maganda yung mantika. Sinigyan natin dito ang kamote. Dahil ang kamote, medyo matagal siyang maluto sa mga kasama niyang gulay.
Kaya alam natin ito, guys. Meron akong no pork cubes. Pork ang gamit ko, since na pork din yan. Ginamit yung giniling. Para laging lumasa, guys. 3/4 lang ang nilagay ko dito. Kahit mas masarap na din, malasahan mo talaga yung katas ng karne. At saka yung gulay na naghahalo. Ang dagdag spices lang po yung ating barbecue. Huwag natin i-overcook, guys, yung ating mga gulay. Nasakitan na natin nag-iba na yung texture ng isang gulay na nilagay natin. Pwede na rin natin itong lagyan pa. Yung another pang gulay na medyo matagal siyang maglito rin. Sinunod ko na dito ang carrot. Masarap kasi, guys, yung matakrush. Yung medyo may crush yung konti. Pero luto siya, hindi yung overcook. Pagdaan natin. Mas masarap pa rin ang gulay. Ayan, hindi overcook kasi atin pa rin yung sustansya kapag kinain natin, guys. At ang gulay ay maganda sa ating katawan. Sinulid ko na dito yung ating sapang gulay. Sayote. Ang sayote, guys, sumisipsip yan ng lasa. Ang alat yan. Nagdagdag tayo dito ng konsipang asin. Konti lang, guys. Masyadong marami. Tandaan natin yung no pork cubes. Ayan. Medyo may alat yung kasama yun. Samahin lang natin ito, guys. At hintayin natin maluto sila pare-pareha. Sige nyo, guys. Isang minuto lang ang paghitan ng bawat isang cup na iniuhulog natin. Hayaan na, takpan lang natin ito. Isang minuto, guys. I-check natin kung pwede na bang ihulog yung mga madadaling magitong gulay. Tulad ng ating cabbage at saka yung ating hali-haliin lang natin, guys. Yung iba, guys, naglalagay pa dyan ng giniling na mani. Pero ako hindi na, guys. Okay na sa amin yung may konting ginilong na baboy. Minsan nga, wala to. Minsan, guys, masarap din yan lagyan ng piniritong tokla. Tapos, iluwain mo siya ng maliliit. After mo siyang maluto. Pero kami, guys, ang niluto ko kasi is a pork chop. Kaya, hindi ko na siya nilagyan ng tokla. Apoy natin dito, guys, huwag masyadong malakas kasi masarap din yung niluluto natin yung gulay ng dahan-dahan lang yung init. Hindi natin siya pinitigla. Bago natin siya i-cook, guys, kasi para mahalo din yung nasa ilalim. Sabi nga nang elementary tayo, diba ang gulay ay pantahada ng buhay. Guys, patuloy tayong kumain ng gulay. Kasi, para humahaba ang ating buhay.
Sarap na guys, nabango na. Ang dami ko din kawali dito guys, is not mistaken. Para maligyan mo mata ko kumain ng dito. Pero okay lang naman guys, kahit saan mo siya iluto. Susunod guys, kumuha tayo ng isang piraso. I-check natin ito kung matigas na. O kung pag hinulog ba natin yung madaling marutong sangkap, tulad ng toge at ng cabbage. Isa, sasama na rin siya sa pagluto. Guys, tinik ko ito at medyo parang kumbaga, lumalaban pa. Yeah, another 1 minute siguro, or less than 1 minute. Lagay na natin yung ating toge. Sunod na rin natin yung ating cabbage. Siya tinakpan agad guys, kasi hayaan ko na parang naging steam lang muna yung ating malabad na sangkap yung mga nasa ibabaw, para yung nasa ilalim guys, matatakpan siya ng gulay, sisipsipin nila yung nasa ibabaw. Ewan ko guys, ganun ako magluto. Saka ako palang siya tatakpan pag nakita ko naka-open na siya. Medyo mahit lang yan guys. Masarap na lumpiang toge. Ito guys, hindi ko na babalutin kasi mas masarap siyang kainin pag hindi siya nakabalot. Para sa amin kasi pang-ulam. Pag may merienda namin guys, saka namin siya binabalot. Kasi masarap siyang meriendahin ng nakabalot at isasawsaw sa suka. Pero ngayon guys, ito yung aming pang-ulam. Ipo-partner namin siya sa karne. Ano guys, ang maluto lang dyan is yung ilalim. Kasi nga yung apoy natin is hindi gaano na ilakas. Magamitadong pa lang, magluluto guys yung ating nasa ibabaw. Hindi siya overcooked. Ang masarap siyang kainin guys, yung parang crunchy, may crunchy pa sa gula. Siguro natatakam na yung iba. Masarap siya guys. Ay, masarap, isarain nyo lang din naman agad yun. Tatabi ko nga yun. Hindi ko natin guys ang ating pampabango, pampagdagos tayo sa sinya at pampagpamparasa at chicken fry. Ako, maglalagay po ako yan at masarap po siya. Pwede din yung pansahog sa pansit, guys. Ang galang style. Hmm.
na ang ating lumpiang toge. Ito na guys, ang ating finished product. Pwede siyang ihalo sa ating pork chop. At kanin. Pinatay ko na po ang apoy at ito na ang ating finished product. That's it. Ito guys, ang masarap na lumpiang toge, nakapartner ng pork chop. Guys, kain na po. Sarap! Sarap, di ba? Masarap yan, guys. May suka na maraming bawang at sili. May konting sili at paminta. Guys, kain po. Please like and subscribe to my channel. Salamat po sa inyong pakikiisa. God bless everyone.